ang pinagpalang gabi sa bawat isa muli sa sandaling ito ay maglaanan naman tayo ng maiksing panahon para pakakainin po natin ang ating mga espiritual na buhay sa mga kapahayagan ng Diyos. Ang tatalakayin po natin dito ay makikita po natin sa Lumang Tipan sa Aklat ng Taga-Proverbio, Kabanatang 18, Talatang 21 na sinasabi po dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. At ang nagmamahal dito ay kakain sa bunga nito. Amen. Ang Panginoon ay magpapala sa kanyang banal na salita. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, kaibigan, sa sandaling ito, sa mga buhay po natin, naging buhay na po natin na tayo po ay magbibigay ng pagpapala sa maraming buhay at kaluluwa. Amen? Hindi lang sa mga material, kundi sa mga salita. Sa mga kaibigan natin, makakilala natin, pamilya natin, sa mga tao, palagi tayong magsasabi na pagpalain ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Amen? Sa atin mga kapatid, sa mismong sarili po natin, hindi lang tayo mag-aantay na ang tao ay magsasabi sa atin ng pagpapala. Amen. At hindi rin po tayo mag-aantay lamang na ang Diyos ay magpapala sa atin. Hindi ito parang naging sakim po tayo na ipagpalain ang ating mga sarili. Hindi po. Ang sinasabi sa salita ng Diyos na narinig po natin, intindihin po natin, na sinasabi po dito ng Haring Solomon, ang buhay at ang kamatayan ay sa dila nakasalalay. Nang ibig sabihin, anumang sinasabi po natin, ito'y may kapangyarihan. At kung ang sinasabi natin ay magagandang bagay, aani din po tayo ng magagandang bagay. Amen. Pero pag ang sinasabi po natin ay mga pangit na bagay, hindi lang sa iba na sinasabi natin, ito mismo sa sarili po natin, ito rin ay aanihin natin. Tayo rin ang makikinabang kung ano ang sinasabi po natin sa mga labi po natin, sa mga dila po natin. Intindihin po natin, alalahanin na itong labi po natin ay makapangyarihan. Lahat ng mga sinasabi po natin, ito po'y mangyayari at magaganap. Dahil sinasabi ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, binigyan niya tayo ng kapangyarihan, otoridad, amen, laban sa lahat ng makagagawa ng Diablo, dahil tayo ang naging tahanan ng Diyos, tayo ang naging templo ng Diyos, nananahan siya sa atin, amen. So, makikita po natin sa talatang ito na binabasa po natin, na napakahalaga para sa atin na masanay po tayong magsasalita, magsasabi ng pagpapala sa mismong sarili po natin. Amen. Dahil pag ang sinasabi po natin ay mga pangit na bagay para sa sarili po natin, sinasabi po natin, pangit ako. Sinasabi natin na wala akong kakayahan. Sinasabi natin, kahit kailan hindi ako magtatagumpay. So, pag ganun palagi ang sinasabi po natin, dahil makapangyarihan ang dila po natin, isang araw, mangyayari po yan. Amen. Pero sabi po ng narinig, binabasa po natin ngayon, na pinapaalala sa Diyos sa atin na kailangan turuan natin at gawin po natin itong buhay natin na pagpapalain po natin ang ating mga sarili. Magsasalita po tayo ng tama para sa sarili po natin. Na kahit marami mang mga bagay na ilalagay ng Diablo sa mga kaisipan po natin, marami man siyang ilalagay ng mga pangit na bagay sa kaisipan po natin, huwag po nating tanggapin. Andyan man yan, huwag po nating sasabihin. Bagkos ang sasabihin po natin ay walang iba, kundi ang kalooban ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Ito po ang sabi ng propeta Isaias.
sila na humihingi o nananalangin ng pagpapala para sa kanyang sarili, ay gagawin nila po ito sa kaparaanan ng pagsasabi, pagsasalita. Amen. So, magsasalita po tayo ng tama. Matuto po tayong magpapala mismo sa sarili po nating buhay. Amen. Bago po tayo matulog, sabihin po natin, ako ay malakas, ako ay malusog, ako ay pinagpala ng Diyos, ako ay puno ng kapangyarihan ng Diyos, ako ay puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ko ang lahat dahil ako'y ginawa ng Diyos. Ako ay niligtas ng Diyos. Ako ay pinapatawad ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Amen. Ako ay nag-umapa ng biyaya at pagpapala. Amen. Na kahit wala ka mang nakita, kahit wala ka mang hawak, pero pag iyan po ang palagi mong sinasabi, isang araw, magkakaroon ka. Amen. Dahil sa sinasabi sa talatang ito na hinihintulad po dito ang isang bunga. Amen. Sabi po dito, kakain po siya sa bunga ng kanyang sinasabi. Amen. Hindi po pwede na hindi ka aani po. Hindi mo matanggap ang alinsunod sa sinasabi mo. Amen. So, dahil ang bunga na siyang inihantulad ng Diyos sa talatang narinig po natin, hindi siya kaagad naging bunga. Dumaan po siya ng proseso. Hindi siya na-develop kaagad. Amen. Pero sa nakatakdang panahon, isang araw, itong bunga na ito ay maging malaki at pwede nang kakainin sa isang tao na nagugutom. Amen? So, merong proseso, mga minamahal. So, kinakailangan, alalahanin po natin ito. Napakahalaga po ito. Napakahalaga na matuto po tayong magpapala sa sarili po natin. Sa ating buhay ngayon, sa ating mga katawan, sa ating mga paglilingkod sa Diyos, sa ating, lalong-lalo na sa ating kinakaharap. Wala man tayong nakikita, wala man tayong hinahawakan, manatili po tayong magsasabi, magsasalita ng tama, alinsunod sa sinasabi ng Diyos. Amen. Dahil, pag ito po'y naging buhay natin isang araw, ay makikita po natin, mapakinabangan po natin, alinsunod, sa sinasabi po natin para sa mga sarili po natin. Amen? So yan po mga minamahal, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At sila na nagmamahal dito ay kakain sa bunga ng mga sinasabi po nila. Amen? So yan po mga minamahal, ang mga kapayagan ng Diyos na iiwan ko sa lahat na dapat sa buhay po natin, matuto po tayong magdideklara sa ating pananampalataya sa Diyos dahil yan po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Idideklara po natin tayo matagumpay. Idideklara po natin tayo pinagpala ng Diyos. Idideklara po natin tayo ay mapayapa, maligaya, nag-uumapo ng biyaya at pagpapala, malakas, malusog, masigla, matagumpay habang panahon. Ang kinabukasan po natin ay napakadakila. Amen. Wala pang tayong nakikita pero isang araw, ito po ay makikita natin, mahahawakan po natin dahil makapangyarihan po ang salita na sinasabi natin. Sobrang makapangyarihan po ang mga salita na lumalabas sa labi po natin. Amen. So dapat ito po ang maging buhay po natin para tayo po ay makakaranas kung ano talaga ang pinakapuso ng Diyos sa ating buhay. At hindi tayo nabubuhay sa mundong ito na naging isang
inapak-apakan lang ng Diablo, kundi tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Sobrang malakas, pinagpala, matagumpay, dahil ito po ang layunin at pinakapuso ng Diyos sa bawat buhay po natin. Amen. Ito po ang mga salita ng Diyos na iiwan ko sa bawat isa. Tayo po'y mananalangin. O Amang Banal, maraming salamat na muli pinaalala mo sa amin na napakahalaga na matuto po kaming magpapala sa aming sariling buhay, sa aming sariling trabaho, negosyo, pamilya, lalong-lalo sa aming kinakaharap. Marami mang ibubulong ang Diablo sa aming makaisipan, pero palagi po kaming sumasang-ayon sa sinasabi mo. Dahil sa palagi po naming pagsasalita ng tama, kami sumasang-ayon sa kalooban mo. Pero pag kami magsasalita ng mali, sinasang-ayonan po namin ang gawa ng Diablo. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, ito po ang aming dalangin. Huwag mo itong hayaan na maalis sa aming kaisipan puso. Bagkos ito po'y mananatili sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ito po'y lakaran po namin ipamumuhay at patuloy mong ipaalala sa amin para sa bawat araw ng aming buhay, kami po'y matagumpay, pinagpala, at makarating sa pinakatawag mo sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mong bawat nakakarinig ngayon sa mga sandaling ito. Sa tanging pangalan mo lang, Panginoon, at sa pagkilos galaw ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga minamahal, sa mga sandaling ito. Kung kayo bago pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan ito po ibahagi sa iba. At ganun din, huwag niyong kalimutan na ipindot ang subscribe button at ang notification bell para kayo palaging updated sa ating mga susunod na mga videos. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos palagi. Amen and amen.